may nakita akong babae na talak ng talak, kukak ng kukak sa social media. Ang napansin ko lang doon sa babae, masyadong OE naman yung acting kasi lahat daw ng in-order niya wala daw lasa. Wala daw lasa. Good day mga kabay, welcome back muli sa Daddy D Channel. Ngayong araw nga po ay pag-uusapan natin itong sinasabi ni Diwata na kung saan kumukokak sa social media. Na para bang tila hindi nasarapan sa kanyang in-order na Paris Overload at Seek and Joy. At ito naman si Diwata ay merong, kumbaga merong mensahe doon sa babae na yon na tila ba hindi nasarapan sa kanyang Paris Overload at Seek and Joy. Panoorin natin mga kabayan. Ito ako sa pwesto ko. Actually, kararating ko lang. May nakita kasi akong mga... May nakita akong babae na talak ng talak, kukak ng kukak sa social media. Actually, nung kumain siya dito, wala ako. Tapos nang sinasabi niya, wala daw lasa yung pagkain. Ito matagal ko na itong sinasabi na hindi ko naman sinasabi na masarap yung pagkain ko. Kung hindi mo nagustuhan, pwede ka naman hindi na bumalik. Huwag mo ka i-recommend or whatsoever. Ang napansin ko lang doon sa babae, masyadong OE naman yung acting kasi lahat daw ng in-order niya wala daw lasa. So nandito kayo ngayon, may mga kumakain, magtatanong tayo nang hindi ito scripted, ang naayon sa kanilang naramdaman para maging fair lang tayo. So andito sila ate, tatanungin natin, may mga kumakain. Stop muna. Ate, may nakita kasi akong vlog, wala daw... Yun na mga kabayan na, mismong nang galing mismo kay Diwata, kumbaga napanood niya siguro talaga, o di kaya talagang ni-review niya yung video na yung babae nga talagang sinasabi niya na wala daw talagang lasa. Wala daw talagang lasa ang kanyang Paris Overload nung matikman niya ito. So tuloy natin mga kabayan. Lasa yung pagkain ko, may nakita talaga ko. So ito ha, mag-comment kayo ng naayon sa naramdaman nyo kasi hindi ko naman kayo kilala, pumunta lang kayo dito. Wala bang lasa? Masarap, diba? Ayan. Ano ang lasa kasi sabi niya, nag-order siya ng chicken, nag-order siya ng overload. Wala daw lasa, si ate may chicken. Ano masasabi mo? Malaman po, crispy po, tas masarap po. Oh, masarap, sabi niya ito. Di puro ano, malaman po. Tapos, may lasa naman. Opo, super. Oh, ayan. Kayo kuya? Aba, simpre, super, sulit. Oh, ayan, overload kaila ate. Ito, sarap. Ate, ano sabi mo? Sobra, sobrang sarap. Kaya, walang katotohanan sinasabi nila. Affordable pa siya. $100. Oh, ayan na. Hindi ito scripted. So, ate ha. Ayun, mga kabayan, no, mismong si Diwata na ang nagtanong mismo sa kanyang mga customer. At hindi nga talaga scripted ito, sabi niya ni Diwata, no, kung saan talagang actual na actual niyang pinakita ang video, lumapit siya sa mga customer niya. At talagang, yung sa Seek and Joy, sinabing malaman, malasa, at yung sa Overload naman, same lang din, no? Talagang yun ang naging comment dito ng kanyang customer. Ito ang video na ito mga kabayan, ngayong umaga lang ito. So, tuloy natin. Sila ang nagsabi, isa versus ilang itong natanong ko pa lang na magkakasama, so lima. 1 versus 5, so hindi ako maniniwala sa'yo, doon pa rin ako sa nakakarami. So, yun lang ate ha. O hindi ka man nasarapan, aywan ko, hindi ko alam kung talagang honest review ba yung ginawa mo or whatsoever. Ito kuya, kumusta naman? Na anong masasabi mo? Kasi may nag-vlog na wala daw lasa. Anong masasabi mo? Ayos lang po. Okay naman po. Ayan. Ayan ha, may lasa, ibig sabihin. So yun lang. Ate ha, nag-interview ako kasi napanood ko yung talaka ng talaka. Actually, hindi naman din kita kilala. Kung hindi ka nasarapan lahat, sinabi mo walang lasa. So ngayon ito, nagtanong ako, kararating ko na sa tindahan ko. So yun, kaya doon pa rin ako talaga sa mga sasabing may lasa yung ano ko, yung tinda ko. Kasi puro, imagine mo, hindi ako naniniwala kasi lahat naman may lasa. Yun nga lang siguro, baka lang ha, baka hindi mo lang nagustuhan at saka sinasabi mo may hindi maganda yung sarsayin ng tao ko. Dapat pagka ganyan may problema ka, diretso mo sa akin ha. Hindi yung kukuka ka sa social media kasi hindi maganda tingnan para sa akin yun bilang isang may-ari. Sa sunod, yung mga pumunta dito, kung may complain, mas maganda siguro kung gusto mo talaga, concerned ka, gusto mo ako mag-improve pa, nasabihin mo lahat sa akin kung anong problema para magawa natin ng solusyon o magawa ko ng paraan. Tama. Hindi magugulat na lang ako kung kukuka ka na sa social media, sinasabi mo pala at puro paninira. So, hindi maganda yan ugali mo te. Sayang, sosyal-sosyal lang ka pa naman, pero hindi ako naniwala sa iyo. So yun lang ate, sana makita mo tong video ko. Salamat. Mabuhay ka. So yun mga kababayan ko, no, talagang dito nga, parang nilabas talaga ni Diwata yung kanyang
nararamdaman doon sa nagsabi or nagkomento sa social media, ika nga, kukak nga daw ng kukak sa social media na hindi nasarapan or hindi talaga nagustuhan ang lasa ng kanyang Paris Overload or yung kanyang Seek and Joy. Kaya ito si Diwata talagang mismong, siya na mismo nag-imbestiga, sabay ganun, no? Kumbaga, siya na mismo ang lumapit sa kanyang mga customer para i-confirm or itanong mismo na kung totoo ba talaga na hindi masarap or walang lasa. So, yun, mga kabayan ko, talagang narinig natin. Tapos, meron pa pala siyang idinagdag dito. Parang sinabi nga ni Diwata na pati yung sa pagsiserve ng kanyang mga tauhan ay napansin din yata nitong nag-honest review. Wala nang masama sa honest review. Totoo naman yun. Pero, yun nga, ang pinarating ni Diwata, kung may complaint siya, or mawa, kahit sino man na kumakain sa kanyang parisan, kung may complaint at gusto natin siyang ma-improve, pwede tayong dumiretso na sa kanya para sabihin na, "Oy, Diwata, medyo hindi kumbaga medyo hindi maganda yung pag-serve ng iyong mga tao. Tapos medyo hindi ako nasasarapan sa lasa ng Paris Overload mo, sa Seek and Joy mo. Sana ganito gawin mo, medyo ganito, medyo ganyan." So yun, mismo narinig natin kay Diwata na yun ang gusto niyang mangyari. Hindi yung, kumbaga, ipaparating mo pa sa social media or magkukomento ka pa ng kung ano. Pero totoo naman mga kababayan, bilang isang nagko-content or video creator or vlogger, no? Hindi talaga mawala yan na meron talagang magpo-post sa social media ng kanilang mga kumbaga kanilang nag-experience diyan sa pagkain sa Paris Overload ni Diwata. Pero yun ang pinaparating ni Diwata, no, sa lahat-lahat. Kung meron kayong mga complain about sa kanyang Paris or Seek and Joy or kung ano man yung kanyang inihaing menu diyan, pwede na kayong rumekta sa kanya para just in case na para ma-improve pa yung kanyang kumbaga yung lasa or yung pag-serve ng kanyang mga tauhan ay ma-correct pa or ma-improve pa ni Diwata. Yun lang naman ang kanyang pinaparating. So bilang ako, bilang isang vloggers, ako naman talagang may mga upload din ako na video na mismong galing sa komento ng aking mga viewers yung aking kumbaga yung aking kino-content diyan sa parisan ni Diwata. Minsan kasi may mga video ako na in-upload na talagang pinakita natin kung paano i-process yung kanyang Seek and Joy, kung meron bang naka-gloves or naka-hairnet. Yun ang mga tanong sa yun ang mga tanong sa aking sa aking page, sa aking YouTube na tingnan bakit kumbaga kung naka-hairnet ba, naka-gloves. Kaya pinakita natin yung gano'n na naka-hairnet, naka-gloves. So, dito naman mga kababayan sa sinasabi ni Diwata, yun lang naman pinarating niya sa isang babae na kumain sa kanyang parisan na yun nga, nagkomento na walang lasa or hindi masarap. Di umano, ayon kay Diwata na kanya napanood sa social media at pati yung kanyang mga tauhan or tauhan na nagsiserve ay napansin din. So yun mga kabayan, ito yung aking reaction dito sa video ni Diwata sa araw na ito. At kayo na lang din bahala magkomento kung ano yung inyong mga nakitang dito, kumbaga yung inyong naobserbahan sa mismong pagsalita ni Diwata or pagpost tungkol doon sa kanyang naging customer na babae. Okay? Salamat mga kabayan at magandang araw sa inyong lahat.